Zurich. Zurich. Stanno a mancare i campanari. Zurich. Simulan po natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga magulang, mga ninong at ninang, ano ang hinihiling ninyo para sa batang ito? Sakramento po ng binyag. Ngayong hinihiling ninyo na binyagan ang batang ito, sa ngayon, tinatanggap ninyo ang responsibilidad na sanayin siya sa pananampalataya. Ito ang inyong katungkulan na palakihin siya sa kautusan ng Diyos gaya ng tinuro ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Naiintindihan ba ninyo ang inyong ginagawang hakbangin? Mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang pinatawanan sa bayan ng Kristiyano, ikinagagala kong tanggapin ang inyong anak sa pamamagitan ng pagkupro sa kanyang noo. Kaya't inaanyayahan ko rin ang mga magulang, ninong at ninang, na kukrusan natin sa noo ang pagbibinyagan. Magulang muna, tapos ninong at ninang. Huwag niyo nang lalawayan ha, kukrusan lang. Kukrusan lang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nag-aahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa pag-aahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. So mga kapatid, ilang bagay lang ang aking nais na balikan na alam kong alam nyo na naman, di ba? Ang mga tungkulin natin sa batang ito bilang mga magulang kayo at bilang mga ninong at ninang na tayong lahat ay may tungkulin gaya ng sinasabi dito kanina kauna-una ang mga tanong sa inyo na palakihin ang batang ito sa ating pananampalataya. Ayun, yun ang pinakamahalagang bahagi ng sakramento ng binyag na ang sinumpaan ng bawat isa dito ng magulang, ninong at ninang na palalaki ng batang ito sa ating pananampalataya. Kaya nga unang-una nilagay natin ay cross, no? Ang tatak natin, ang tatak na ng ating pagiging Kristiyano, ang ating marka, ang ating identity na sa tuwing tayo ay nagku-cross, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya. Ano? So, mahalaga na alam natin yung ating pananampalataya at isinasabuhay natin ito. Kaya nga, yun ang ating ituturo sa batang ito. At gaya ng lagi kong sinasabi, hindi lang natin basta bibigyan mga ninong at ninang ng regalo, no, ang batang ito, kundi tuturuan ng ating pananampalataya. Kayo ang dapat na maging gabay ng mga maging katulong ng katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki na matuto ang batang ito ng magdasal, no? Baka mas alam pa niya yung baby shark, di ba? Kaysa sa magsangala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, di ba? Yung mga bata ngayon, di ba? Baby shark. Marunong ka ang baby shark? O, alam niya mag... Marunong ka mag Our Father? Ha? Our Father. Our Father. O, yan, di ba? At least marunong siya, di ba? Yun ang mahalaga. Baka ang naituturo natin na ibang mga bagay, pero yung ating pananampalataya, hindi natin maibahagi, no? Kaya kayo ay nandito, mga ninong at ninang,
na may hawak ng kandila, no, responsibilidad din niya na turuan at gabayan ng bata sa kanyang paglaki na matanggap niya ang iba pang mga sakramento. Di ba? Meron tayong 7 sakramento, binyag, kumpil, kumpisal, kasal, kumpapari, pagpapainan ng isa may sakit, ang banal na Eucharistia, no? 7 sakramento. Na bawat itong bawat sakramento ay nagdadala sa atin papalapit kay Kristo, no? So ang batang ito ay ilapit natin sa ating Panginoon. At sana po ang bawat isang naririto ay maging gabay, maging katulong ng mga magulang upang ang batang ito ay lumaki bilang hindi lamang Kristiyano kundi mabuting Kristiyano. Kaya mga kapatid, tayo ay humiling sa ating Panginoong Hesukristo na tingnan niya ng may pagmamahal ang batang ito na tatanggap ng binyag. Sa mga magulang, ninong at ninang, ang inyong isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Naway sa pamamagitan ng misteryo ng pagkamatay at muling pagkabuhay, naway paliguan ng liwanag ang batang ito, bigyan siya ng bagong buhay sa binyag, at tanggapin siya sa iyong banal na simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Naway sa pamamagitan ng binyag at kumpil, gawin mo ang mga nananampalatayang makasunod at maging saksi ng iyong ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Naway akayin siya sa banal na buhay na pinaghaharian ng Diyos na may kagalakan, manalangin tayo sa Panginoon. Naway ang mga magulang, ninong at ninang ay maging halimbawa sa pamumuhay Kristiyano nang sa gayon sila ay maging inspirasyon ng bata, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng nilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kapangyarihan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ikaw ay magpakatatag ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal na magulang, mga ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo upang makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako noong kayo ay binyagan, natatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil ba ninyo ang kanyang pangaakit? Opo, itinatakwil. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing muling na buhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Mga kapatid, ito ang ating pananampalataya, ito ang pananampalataya ng ating simbahan. Marangal nating ipinahayag ito kay Kristo Jesus na ating Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga magulang, ninong at ninang, talaga bang bukas sa inyong loob na si Surich ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Ngayon ay gagawin natin ang pagbibinyag. Okay. Surich, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Espiritu ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon ay maaaring isuot ang kanyang damit na pambinyag. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, ngayon ay magsisindi ng kandila ang tatay. At bigyan din ng kandila ang mga ninong at ninang. Mga ninong at ninang, makisindi na lang kay tatay ng kandila. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag na si Zurich. Sa tulong ng mga magulang, mga ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Ngayon mga kapatid, sabay-sabay nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At hilingin din natin ang tulong at gabay ng mahal na Birheng Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para ng sa unang-unang, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli ipinapaalala ko sa inyo na sana ang batang ito na si Zurich ay matgabayan natin at matanggap niya ang mga sakramento sa tamang edad, sa tamang panahon ng kanyang buhay. Sa tulong ng magulang, ninong at ninong. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Oh, ang init. Ano, kulang ang aircon natin. Ha, sobrang init. Ha. Ah, pwede nang patayin ang kandila. Oh, picture, picture na. Para makalabas at mainit. Ano? Dito ko sa gitna natin. Sa gitna kayo. Oh, picture. Sa gitna ka, auntie.